So, guys, ang pag-aaralan natin ngayon about sa internal combustion engine, ano? Ano nga ba ang internal combustion engine? Ang internal combustion engine is a machine or engine that converts the chemical energy of the fuel to mechanical energy. So, meron tayong dalawang klase ng internal combustion engine, ano? At ito ay ang unang spark ignition engine or gasoline engine. Ang spark ignition engine or gasoline engine ay inimbento ni engineer Nikolaus Otto ng Germany. At ito ay sumusunod sa kanyang motorcycle, ano, mali combustion takes place in a constant volume. Bali, ang fuel is introduced sa ating combustion chamber during the intake stroke, na kung saan ay magbubukas ang ating intake valve na sa pamamagitan ng ating camshaft. Kung saan ito, ang camshaft naman ay driven by the crankshaft, na every 2 revolution ng crankshaft ay mayroong 1 revolution ng ating camshaft upang paganayin ang ating mga valve tappet na siyang nagbubukasara ng ating mga intake at exhaust valve. So yun nga, no, sa the fuel is introduced in the intake stroke, na kung saan ang air fuel from the carburetor gas inside the combustion chamber para sa susunod na stroke, na kung saan susunod na after intake stroke ay ang ating power stroke, na kung saan from bottom dead center ng ating piston, siya ay aakyat to the top dead center para i-compress ang ating air fuel mix mixture na galing sa carburetor. At ito naman ay mai-ignite sa pamamagitan ng ating spark plug, na kung saan ang ating spark plug may nakakabit sa ating topmost ng ating cylinder head upang magbigay ng spark, no, ignition na para magkaroon na tayo ng combustion sa ating cylinder, ano. Kaya ang spark plug naman ay kumukuha ng power sa ating battery or sa ating sa mga magneto, ano, sa kanyang magneto, na tina-timing yan na depende sa kanyang firing order kung anong piston ang magpa-fire. So doon mag piston number 1 ang magpa-fire. So ang number 1, yun ang bibigyan niya ng spark sa pamamagitan ng dating ginagamit yung bawat cylinder. Kasi yan, may spark plug na distributor cap na doon naka yung mga spark plug sa distributor cap doon. Doon yun ang nagbibigay ng spark sa bawat cylinder through the proper timing ng ating mga valve sa crankshaft cam and camshaft combination, ano. So yun na nga, no, after the ignition or the compression ng air and fuel mixture, magkakaroon tayo ng power stroke, ano, na kung saan ang during the explosion of the air fuel mixture na nag-ignite, magkakaroon siya ng explosion sa loob ng cylinder, na siyang magtutulak sa ating piston upang bumaba at paikutin ang ating crankshaft na nakakupol naman sa ating mga gearbox or sa ating mga generator kung ito ay isang power plant kung sa at yun nga, no, after power stroke at
nagbigay na siya ng power dito sa ating piston at crankshaft. Ay babalik naman siya sa pang-apat na stroke na kung saan ito ang tinatawag na exhaust stroke, na kung saan ang mga product ng combustion ay ilalabas niya sa ating exhaust manifold para matapon sa ating atmosphere, no? So yan ang process ng auto cycle, four stroke auto cycle, intake stroke, compression stroke, power stroke, and the exhaust stroke. So ganun ano, yan ang after the introduction ng steam power or steam engine at ang itong auto cycle, ang mga engineers noong 19th century did not stop from research or experiments, ano, hanggang sa isang young brilliant engineer from Germany ay naka-invento uli ng isang makina na tinatawag na compression ignition engine, na kung saan ang fuel na ginagamit ay diesel, ano, at ito ay pinatatakbo through the compression of the air sa ating combustion chamber. Ang introduction dito ng fuel sa compression ignition engine ay during the end of the compression stroke, na kung saan ay papasok ang abang kinukompress ang ating hangin doon sa cylinder, sa papuntang top dead center, tinatime yun na bago dumating sa top dead center, papasok ang ating automized diesel or fuel from the injector and the pumps. Yun ang magbibigay ng automized diesel sa ating cylinder para salubungin niya yung compressed air, na para magkaroon siya ng ignition, dahil sa ang kinompress na air ay beyond the self-ignition na temperature of the fuel ng ating diesel, ano, kaya pusa siyang mag-i-ignite dahil sa sobrang init at taas ng temperature at pressure ng ating hangin. So yan ang process ng katulad din ng spark ignition engine, ay meron siyang power stroke, intake stroke, at saka yung exhaust at compression stroke. So, ang pinag-iba lang nila sa ating diesel engine, hindi na kailangan ng spark plug na siyang nagbibigay ng ignition sa or spark para magkaroon ng combustion, gaya ng sa gasoline engine or engine. So yan ang difference ng dalawa, no? At isa pang difference ang ang diesel engine is low speed compared to the spark ignition engine, at ang fuel niya ay sa gasoline ay homogeneous, meaning walang bakas ng particles sa uniform, parang yung naghalo ka ng salt solution or sugar solution sa tubig, hindi mo makikita yung bakas ng asin or asukal sa tubig. Yun ang tinatawag na homogeneous mixture na siyang ginagamit sa gasoline engine, samantalang sa diesel engine ay heterogeneous, na kung saan ay mapapansin mo yung bakas ng mga particles or substance na pinagsama gaya ng diesel at hangin. So yan ang ating mga internal combustion engine, ano. Isa pang tanong, which is the better in performance pagdating sa kanyang efficiency? So ang tamang sagot talaga dyan ay diesel is more efficient thermally than gasoline engine, dahil sa mas mataas ang compression ratio ng mga diesel engines, ano. So yan ang
pinagkaiba ng dalawang nating internal combustion engines, ang gasoline engine at ang combustion engine. Sana po ay may nakuha nyo ang na difference or may natutunan kayo about sa ating spark ignition engine na kung saan ito ay pinatatakbo gamit ang gasoline at ang spark plug na siyang nag-i-ignite, samantalang ang compression ignition engine ang nag-i-ignite sa ating fuel ay ang compressed air na kinukompress sa loob ng ating cylinder. No need na yung spark plug gaya ng sa gasoline engine. So yan naman po, at sana po ay may natutunan kayo, at huwag niyo po kalimutan na i-share, i-like, at mag-subscribe na rin po kayo upang update kayo at matutupa sa mga susunod kong mga ipopost about sa mechanical engineering topics. Maraming salamat po muli at magandang araw sa lahat.